Philippians 4:13. Christ gives me the strength to face anything. Other versions say, I can do all things through Him who gives me strength. What to do with your personal weaknesses? Maraming kahinaan ng tao o maraming ginuguni-guni na kahinaan, ano ang marapat gawin dito? Panginoon, salamat po dahil kayo ang aming lakas. Salamat sa inyong paglilinis. Salamat sa inyong liwanag. Ngayon, Panginoon, humihingi kami ng inyong pagpapala, karunungan, kaliwanagan. Buksan niyo ang aming isip at puso. Maunawa ang maraming bagay na kuminsan ay nagpapabigat sa aming buhay na dapat naman sana ay hindi. Teach us. Be our preacher, our teacher, and healer. We seek you, Father. In the name of your Son, Jesus, our Lord, and our friend. What to do with your personal weakness? Know and acknowledge your weakness. Kilalanin, alamin, at tanggapin ang mga kahinaan. Romans 7:18, I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kahit gusto kong gawin ang tama, hindi ko nagagawa. Kahit anong mabuting gawin ko, hindi yun ang aking laging nagagawa. Kinikilala ang kahinaan, kinikilala maging ang pagkakamali. 2 Corinthians 11, 27-29, I have worked and struggled and spent many sleepless nights. I have gone hungry and thirsty and often had nothing to eat. I have been cold from not having enough clothes to keep me warm. Besides everything else, each day I am burdened down, worrying about all the churches. When others are weak, I am weak too. When others are tricked into sin, I get angry. So Paul speaks here, acknowledging his weaknesses, his shortcomings, and his very weak human nature, in spite of his great calling and great office. Strengthen your weakness with training and practice. Matapos sa ating makilala, masuri, maihayag ang ating mga kahinaan, ito'y palakasin sa mamamagitan ng pagsasanay. Pagsasanay, maging ang mga athletes, lumalakas sa pagsasanay. Ang mahina ay lumalakas at yung malakas ay lalong lumalakas kung nagsasanay. Spiritual practice. 1 Corinthians 9:7, I keep my body under control and make it my slave. That is physical practice, which is a metaphor also for spiritual practice. Sinasanay natin ang ating ugali. Sinasanay ang asal. Sinasanay ang kilos para maitama ang mali, maituwid ang liko, at mapaganda ang hindi maganda. 1 Timothy 4:8, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So here, yung dalawang uri ng exercise ay pinapakita, physical exercise and spiritual exercise through the practice of correct religion. Makikita natin na laging kailangan ng pagsasanay sa anumang larangan ng buhay. What to do with your personal weakness? Strengthen your weakness with supplementation from other people. May mga kahinaan tayo na talagang kahinaan natin kahit anong pagsasanay at practice ang gawin mo, kahinaan siya talaga. Kaya kailangan tayong humugot ng lakas mula sa ibang taong nasa paligid natin na yung ating kahinaan ang kanilang lakas. Kaya maganda na ang mag-asawa, magkaiba ng mga strengths, magkakaiba rin ng weaknesses, at hindi mo pipilitin yung strength mo ay maging strength niya, kundi yung strength mo ang ibibigay mo sa kanya, at yung weakness mo ay pupunan niya ng kanyang sariling strength. Hindi kailangan magkamukha kayo para kayo magkasundo, mas magkaiba, mas tugma, kasi magkakatulungan kayo sa mga kahinaan. Kung meron tayong kapatid na napakagaling sa isang larangan ng buhay, siya ang ating aasahan, at sa ibang larangan naman, aasa siya sa atin.
This is the very concept of the church. Iba-ibang gifts, iba-ibang kakayanan, iba-ibang karunungan, iba-ibang mga katangian, pinagsasama-sama para magkatulong-tulungan. Hindi mo pipilit yung galing mo na makita mo sa iba. Hindi mo ipipilit na yung husay mo ay maging husay ng iba kasi kaya ka nga nandyan at mahusay sa ganyang bagay para matakpan, matulungan, masuportahan yung hina ng iba at yung hina mo naman ay susuportahan ng galing nila. God is not a God of sameness but God of variety. And in our unity, we find completion through the ministrations of each other and to each other. Kailangan natin ang isa't isa. Ecclesiastes 4:9, you are better having a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. Mas mainam daw na may kaibigan, may kasama, may katuwang, kesa nag-iisa ka. At kung malakas ang iyong kita, marami kang resources, mas mainam na marami kang kaibigan, share it with them. Kung gusto mong lumakad, wala silang pera, ilibre mo, edi mas masaya ka, nagamit mo ang iyong pera, kesa nandun yung pera mo sa lalagyan, nag-iisa ka naman. Mahalaga yung pagkasama-sama. It is the very essence of spirituality, unity. So, give help. And that is strengthening others and also yourself. What is so miraculous about helping others is that it also helps us. Pag tayo'y matulungin sa iba, natutulungan din natin sarili. Pag nagpapasaya tayo ng iba, sumasaya din tayo. Pag nagbibigay tayo, napapayaman din tayo ng pagbibigay na yun. Kaya napakahalagang exercise yung pagtulong sa kapwa. At kung ano ang iyong galing, yun ang ibigay mo sa iyong kapwa. Kaya sa isang pamilya, kuminsan ay napakagaling mong kumita, marami kang kita, yun ang role mo, financial support sa mga kulang ang finances. Pero yung kulang ang finances, may ibang galing din yan. Kailangan i-contribute din nila yung galing nila sa pamilya, hindi tagatanggap lang sila ng pera. So kung mayroong isang member ng family na nao-ospital, nagkakasakit, merong nagsusuporta dyan sa pera kasi mas marami siyang pera, yung iba naman, ang suporta nila, warm body. Sila yung nag-aalaga, sila yung nag-iintindi, sila yung bili dito, lakad noon, takbo dito. Yun ang kontribusyon nila. Kanya-kanyang kontribusyon sa pag-aalagaan ng mga mahal natin sa buhay. 1 Corinthians 12:7, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Bawat isa sa church, merong spiritual gift. Ibinigay yun sa kanya ng Diyos para sa ikabubuti ng buong kapatiran, hindi lang sa kanyang sarili. Kaya kahit sa church, meron talaga na gifted with a lot of money, so sila yung mas maraming ibinibigay ng financial support sa needs. Yun namang mga hindi masyadong gifted with a lot of money, they're gifted with time, with energy, with effort. So sila naman ito ngayong laging nando, nagtatrabaho, kumikilos. Habang yung kapatid nila na nagdo-donate ay busy gumagawa ng pera sa pagnenegosyo, nagkakatulong-tulungan. Kanya-kanyang papel sa buhay. Yung magaling kumanta, kailangan kumanta para yung mga taong hindi ganun kagalingan ma-edify sa kanyang music. Yung mahusay mag-organize, siya ang nagtitipon-tipon ng mga gawain para yung hindi masyadong mahusay mag-organize, sasali na lang. Susunod na lang. Kanya-kanya ng papel sa buhay. Kung ganun, ang kahinaan ay nagiging lakas kung humuhugot ng lakas mula sa iba na binigyan ng Diyos ng lakas doon sa bahagi ng buhay na ikaw ay mahina. At bilang ganti, yung lakas mo naman ay ibinibigay mo sa ibang mahihina. Kaya pag nagsasama-sama sa fellowship, ang ending, lahat lumalakas. Lahat lumalago. Everybody is edified. 1 Corinthians 14:12, so with yourselves, since you are eager for spiritual gifts, strive to excel in them for building up the church. Ano man ang galing mo, ano man ang husay mo, total, gusto mo maging mahusay, gusto mo maging outstanding, magpakahusay-husay ka para sa ikabubuti ng kapatiran, hindi lang ng iyong sarili. Sapagkat ang tunay mong pamilya ay ang pamilya ng Diyos, kung saan ang pinuno ay si Jesus mismo. So what to do with your personal weaknesses? Strengthen your weakness with supplementation from God, from Jesus, from the Father, and from the Son. Philippians 4:13, Christ gives me the strength to face anything. Walang mananampalataya na mahina, sapagat ang tunay na pananalig ay ito.
yung hina mo, iniaasa mo kay Kristo, at ang lakas ni Kristo ay nagiging lakas mo. This is the strength to change, kung dapat mag-improve, or the strength to accept what can't and shouldn't be changed. Dapat malinaw dito, mga kapatid. May mga kahinaan tayo na dahil sa ating pananalig at pagsunod kay Jesus ay napalalakas. Pero may mga kahinaan tayo na dahil sa pananalig natin kay Jesus ay di na pinipilit palakasin kundi iniaasa sa pag-ibig, pagpapatawad at walang patakarang pagtanggap ni Jesus. Dapat malinaw yun. Hindi ka pumupunta kay Jesus para lang baguhin kanya. Kundi pumupunta ka kay Jesus para tanggapin niya ng walang patakaran. Yun ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Marami kasi merong paniniwala that you join religion to be changed. Well, in practice and in history, that has been the case. Religion has become a reformatory institution. But true spirituality is God accepting you, not God changing you. It is religion who changes people. It is religion who wants to change people so that the people could be controlled, so that behavior could be managed and engineered. Kaya naging kakambalangin ng palasyo ang relihiyon, ang mga political leaders at spiritual leaders ay laging magkakasabwat at nagtutulungan sa pagkontrol sa mamamayan. At ito ang dapat nating linawin, mga Kristiyano. God is not in a business of changing you, but God is in the loving business of accepting you. At sa pag-respond mo sa pag-ibig na yun ng Diyos, ikaw mismo ang nagbabago sa iyong asal, sa iyong gawi, sa iyong mga ugali, within what your natural self can allow. Minsan, sobrang expectation natin, naku, sumali ka sa church namin, lalamig ang ulo mo, sumali ka sa church natin, magbabago ka, titigil ka ng mga bisyo mo, magiging ganito ka, magiging ganun ka. Kaya tuloy, ang laki ng pressure sa mga tao pag sumasali sila sa church. O kaya, ang laki na lang ng takot nilang sumali kasi baka sila biglang baguhin o hindi nila makayang mabago at sila'y mabigo. Baluktot ang pananaw natin sa true spirituality. Jesus accepts us. And in response to that love, we begin to calibrate our behavior to the point that we follow in His footsteps. But that is our decision. But the business of Jesus is to accept us and to love us and to cleanse us. Pero hindi yung, ayan, Pastor, pasalihin nyo nga pong anak ko sa retreat para bumait. Ano yung retreat? Reformatory institution? Yung husband ko po, puntahan nyo para maipag-pray nyo para magbago. Maluktot ang mga pananaw natin sa religious activity or spiritual activity. Dinadala natin ang mga mahal natin sa buhay sa Diyos para makatanggap sila ng walang patakarang pagtanggap at pagmamahal, pagpapatawad, pag-ibig ng Diyos. Hindi para biglan sila ng pressure na magbago. Kaya madalas bigo. O kaya magre-retreat, nagbabago lang ng 2 linggo, tapos babalik uli yung totoo. Kasi ang pwede lang maging pagbabago ng tao, ay yung sang-ayon sa kanyang natural self. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang tao laban sa original way that the person was created by God. Can a leopard change its spots? Can an Ethiopian change his skin? Sabi sa Bible, the obvious answer is no. You don't go to religion to be changed. You go to God to be accepted and for you to feel that love. And in response to that love, you begin to fine-tune, to calibrate, to improve your behavior within your nature. But religious activity or membership cannot change your nature. Because yung nature mo, Diyos ang gumawa nun. Dapat malinaw yun para hindi sobrang pressure sa atin when we become a member of a spiritual community at hindi rin sobrang pressure na ibinibigay natin sa iba. O ano? 3 taon ka nang nagba-Bible study, takot ka pa rin sa dilim. We expect people to change overnight just because nagbukas ng Bible, just because umattend ng church. O ano? Sunday school ka ng Sunday school dyan, malululain ka pa rin, may phobia-phobia ka pa rin, natatakot ka pa rin. Tuloy, sobrang pressure ang binibigay natin sa kapwa at marami na pipilitang magpanggap para lang magmukhang oo nga, nagbago na sila. Tapos pag lumabas yung totoo nila uli,
machichismis, nagbabackslide. Nagbabackslide. Kaya napaka-oppressive kasama ang mga baluktot ang mga pananalig. Ang hirap nilang kasama kasi hindi nila naiintindihan na ang Diyos ay nagpapatawad, hindi nagbabago ng tao. Kasi kung ang Diyos ang nagbabago ng tao, di Diyos dapat ang managot sa lahat ng hindi nagbago. Kasi siya pala ang nagbabago ng tao, di lahat ng hindi nagbago, siya ang may gawa. No, God accepts and loves us. Warts, wounds, scars, and all. That is the love of God through Jesus that even Christians do not understand. Sobra tayong nagiging legalistic. Oh, member ka na dito. Dapat ganito ka na. Dapat ganun ka na. Dapat ganun ka na. Puro mga panlabas at mga behavioral changes ang inaatupag natin, samantalang ang business ng Diyos ay mag-heal, magpagaling sa pamamagitan ng pagtanggap, pag-ibig, pagpapatawad. Pati si Pablo, na napakalaki ng ministry, maraming mga hindi na bago sa kanya. 2 Corinthians 12:6-9, "Even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain so no one will think more of me than what is warranted by what I do or say, or because of those surpassingly great revelations." Si Pablo, dinala ng Diyos ikatatlong langit to the third heaven. Binigyan siya ng mga revelation na hindi nabigay sa mga original 12 apostles. Ang dami-dami niyang nalaman na higit sa nalaman ng mga kasama ni Jesus at susunod-sunod sa kanya sa earthly life ni Jesus. Pero sabi niya, kahit ganitong surpassing ang revelation na binigay sa akin, marami pa rin akong weaknesses. Marami pa rin akong hindi na bago. At yun ay tinatanggap ko na lang at iniaasa ko na lang yun kay Jesus. So, but therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. Walang lubos na nakaunawa ko ano yung thorn in the flesh. Pero ang sinasabi ni Pablo, meron akong kahinaan, meron akong kapintasan, meron akong pagdurusa na inihalalapit ko sa Diyos na alisin niya, pero hindi niya inalis. Sa kabila ng katotohanan na ako'y binigyan niya ng great revelation, napakahusay nang ibinigay niya sa akin ministry, pero sabi niya, sa makatuwid, pinanatili ng Diyos itong aking matatawag ng ibang kapintasan o kahinaan para ma-check ang pride ko. Kasi sobrang ibinigay sa akin na spiritual gift, so binigyan ito ng kapintasan o kahinaan, maging kapintasan sa tingin lang ng iba, para hindi naman ako sobrang yumabang. Para may weakness pa rin ako. Para ako'y laging umaasa sa Diyos. Sabi niya, 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ang linaw. Sabi niya, napakadakila ng ministry ang ibinigay sa akin, ang katalinuhan, ang revelation na binigay sa akin. Grabe! Pero sa kabila nun, meron namang ibinigay sa akin na kahinaan. At kiusap ko na ito 3 beses. Pero ang sagot ng Diyos, hayaan mong manatili ang iyong kahinaan para aasa ka pa rin sa akin. Kahit napaka-great ng gift sa iyo, kahit napaka-great ng ministry sa iyo, aasa ka pa rin sa pangunawa, aasa ka pa rin sa kabaitan ng kapwa. Kasi meron kang kahinaan o kapintasan. It was part of the package. Hindi yun inalis ng Diyos. So huwag niyong asahan na komo lang kayo ay lumapit kay Jesus, tumanggap kay Jesus, naging member na isang religious community, ay lahat ng weaknesses ay matatanggal. Meron kang sinasadya ng Diyos na iwan doon para huwag kang yumabang, para lalo kang umasa sa Kanya, tulad kay Paul. 2 Corinthians 12:10, "Yes, I am glad to be weak, if it is for Christ, because when I am weak, I am strong." Sa inyo, oh, may kahinaan ako. Mayroong kulang, may kapintasan, pero habang iniaasa ko sa Diyos yon, nagiging lakas ko yon, kasi yun ang nagiging entry point ng Diyos sa buhay ko. Mahirap kasi maging entry point ng Diyos sa atin yung ating strength, lalo't kung napapayabang na tayo, nagiging mapagmataas, pero yung weakness mo na lagi mong iniaasa sa Diyos, yun ang pinakamadaling entry point ng Diyos into your life. So, don't expect yourself to be strong in every area, and don't expect others to be strong in every area, because in God's infinite wisdom, He has allowed this thorn in the flesh, not only in Paul, but in many of us.
At doon tayo aasa sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagtaguyod, at sa kanyang patuloy na pagmamahal. Then after doing what you could to change or to improve, accept your weakness. Meron tayong weakness, i-identify mo yan. Magpa-practice ka, gagawin mo ang iyong magagawa para yan ay mag-improve, para yan palakasin. Pero kung nagawa mo na yung sagad, nagsikap ka na, nabaguhin ang isang bagay, palakasin ang isang kahinaan, at kahinaan pa rin yun, pwes tanggapin mo na na part yon ng iyong buhay at magiging part yon ng iyong definition of who you are at maaaring maging springboard pa yon for your ministry. 2 Corinthians 12:7, of course I am now referring to the wonderful things I saw. Out of Satan's angels, one of Satan's angels was sent to make me suffer terribly so that I would not feel too proud. Another version saying the same thing, sabi ni Pablo, naku, may kahinaan pa rin ako talaga at yun ay tatanggapin ko na at maaaring yan ang maging sanhi para hindi naman ako maging mayabang. So maging mga dakilang mga alagad ng Diyos, may mga thorn in the flesh, may kahinaan, at kung gusto bang alisin yun ng Diyos, hindi ba niya maalis? Pero kung nandun pa rin yun, kalooban ng Panginoon. Ito ang isa nating dapat maintindihan at matanggap, na may mga weaknesses ang tao na hindi Diyos ang mag-aalis sapagkat siya ang pumayag na nandun yun. Mahiwaga ang paraan ng pag-iisip ng Diyos at hindi natin siya dapat itulad sa ating mga tao. Na kung tayo lang ang Diyos, babaguhin natin ang lahat ng tao. Pero hindi ganun ang ginagawa ng Diyos. At mas malinaw yon, mas luluwag sa ating dibdib na tanggapin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. So accept yourself as God created you. Matapos mong sikapin na improbin ang sarili, pero kung hanggang dun at hanggang dun lang talaga ang nangyayari, accept yourself. Accept your natural self. And this is what it means to have the peace of Jesus. Habang nakikipagtunggali ka sa iyong sarili, habang nire-reject mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Laging hati ang iyong loob at laging meron kang agam-agam. Pero ang sabi ni Lord, my peace I give to you, not as the world gives, do I give. Ganun. Do not be afraid. Do not let your heart be troubled. I have overcome the world. So yung mga kahinaan natin, yun ay charge to Jesus. Yun ang ibig sabihin na meron tayong tagapagligtas. Hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili. So, real Christian spirituality is not a reformatory institution. It is acceptance because of love, because of the love of God. Ang tunay na paglapit sa Diyos ay hindi yung babaguhin mo yung sarili to the point na pasado ka na sa standard ng Diyos. Ang tunay na paglapit ng Diyos ay babaguhin ang iyong attitude about even yourself. Mamahalin at tatanggapin ka ng Diyos. Kaya maraming tao, lalo nang nag-religion, lalong nag-guilty, nung naging religious, lalong gumigat ang kalooban, lalong lumungkot, lalong nagiging hypocritical, laging maging mapagpanggap, kasi akala niya, komo, lumapit ka na sa Diyos, change ka na, eh hindi naman talaga totoo, so nagpapanggap na nag-change. At nakakaroon ka ng sakit pag lagi ka nagpapanggap. You don't change the brothers and the sisters, you accept and love them. And that love is what will inspire them to become the better versions of their own selves, not to be the copy of another person, but to be the better version, the best version of their own natural selves. Dapat kung tayo yung mga kapatid sa Panginoon, pag nandyan tayo, yung mga tao are at ease to be true, to be real, to be themselves. Hindi yung pag nandyan ka, nagpapanggap sila, nagbabanal-banalan dahil baka hindi sila pumasa sa iyong pihikang mga standards. Kaya nakakaroon ng kapahingahan ng tao pag tunay niyang natatagpuan ng Diyos dahil ang natatagpuan niya ay ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos na maging ng mga kapatiran. Ang mga kapatiran sa church, hindi ka dapat parang pulis na laging nag-iimbestiga, nagmamanman sa kabanalan ng iyong kapwa. At pagkatapos, pag-uusapan at uhusgahan yung mga bumabagsak sa iyong standard. Coming to God is receiving His forgiveness, His unconditional love and acceptance. Not being forced
into conforming to certain religious standards. Yun ang religion. Kaya magkaiba dapat yung organized religion sa true spirituality. Because in spirituality, you find freedom. You rest. You relax. Kaya sabi ni Jesus, come to me and I'll give you rest. Why? Because I will accept you. Because I will love you. And that is the same thing you should give to your brothers and sisters. Rest. Hindi yung binubuli-buli mo, pinipilit-pilit mo na sumunod sa mga kabanalan at guni-guni mo na mga imposibleng mangyari this side of eternity. So accept yourself as God created you, and then you will be free, and then you will find rest, and then you will have peace, and then you will be inspired to love others as well. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. And everything includes yourself and myself. Ang tunay na espiritualidad, hindi mo pinipilit baguhin ang iyong kapwa, kundi natatanggap mo siya ng may pag-ibig, pang-unawa, pagmamahal. At yung pag-ibig na yun ang magbibigay sa kanya na inspirasyon na ayusin, ituwid ang liko, at magmago ayon sa kaya ng kanyang naturalesa. Pero hindi mo pwedeng baguhin yung nature. Kailangang ipanganak na uli at ulitin ang design. So, God does not change people. Kung may babaguhin ng Diyos, paminsan-minsan, himala. Pero don't expect that. Hindi yung, oh, ayan, sumali ka na sa amin. Dapat magbago ka na. Dapat sumali ka na sa amin. Therefore, tatanggapin ka namin. Yun yun. Hindi baligtad. God accepts and loves people. It is people who change their behavior as much as their nature would allow. It is people who decide to change their lifestyles as a response to stimulus, very especially to the stimulus of love. Kung binabago ng tao ang lifestyle niya, dapat response niya sa pag-ibig ng Diyos, hindi response niya sa takot na madisiplina at matiwalag. Kasi takot lang yun. Walang kwenta yung ginagawa out of fear. So, importante nating isipin yan, when people become spiritual and change, it is usually in response to God's love, not to disciplinary measures of the church. Panglabas lang yon, nagiging pampaimbabaw. It is always important. So live with and live in spite of your weakness. Kung nagawa mo na ang project mo, na-improve ng sarili, ayusin, at hanggang doon lang yon, pwes itahimik mo ang iyong puso, live with it. And live in spite of it. At laging ipaalala sa sarili ang Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Yes, that is my weakness. But because of Christ's love, that also becomes my strength. Because now, in this weakness, I put Jesus, I put His love, I put the love of God the Father, and then that becomes a strength. Not my strength, but the strength of God through Jesus that I enjoy because Jesus is in my heart. And then focus and operate on your strength. Mga kapatid, ang binibigyan natin ng focus sa ating kapatiran ay hindi yung mga kasalanan at kakulangan ng kapwa, kundi ano yung mabuti at maganda sa kanila, at yun ang itanghal, yun ang itaas, at yun ang i-celebrate. Philippians 3:13, my friends, I don't feel I have already arrived, but I forget what is behind, and I struggle for what is ahead. Kinakalimutan ko na yung tapos na. Ang sinisikap ko na lang ay yung darating pa. Pagkatapos, ang hilig-hilig ng mga Kristiyano mag-testimony na uungkatin, bubulat-latin ang lahat ng baho nung nakaraan pa. Bakit pa? It is a Western psychology. Ang mga Western people, mahilig silang bulat-latin yung past para magkaroon sila ng catharsis, para magkaroon sila ng luwag ng dibdib. Kaya ako, Kristiyano na ngayon, ito ang dati kong buhay, ito mga pinaggagawa ko. Hindi bagay sa ating mga Pilipino yung ganoon kasi meron tayong pangingimi na salingin at galawin yung mga ganoon masisela na mga bagay. Sa pagkopya naman natin sa mga Amerikano, pati yung mga testimony nila ginagawa natin sa mga churches na pagchichismis ang katuloy pagkatapos. At pagkatapos, pagka napabalik ka sa dati mong buhay, machichismis ka na mag-backslide. Kaya hindi tayo mahilig niya sa mga testimony. Why celebrate and why make a big deal out of what's already past? Charge to the cross, it's finished. Sabi ni Paul, yung tapos na sa akin yan. Iniiwan ko na yan. Ang inaatupag ko yung darating pa.
Napakahalaga na suriin din ang mga pinaggagawa natin sa mga churches. Ito ang aking buhay. Ito ang mga karumihan ko. Ito ang mga pinaggagawa ko. Bakit pag-uusapan pa mga ganon? Mga Amerikano, mahilig doon. Pero hindi natin kailangan kopyahin yun. Hindi yun bagay sa kultura ng mga taga-asilangan. Sensitive kasi tayo sa ganung mga bagay. Ephesians 4:28-29, sabi niya, tutal na sa Panginoon ka na, if you're a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. So ang mga pagbabago dito, behavioral, yung actual things that people do, pero hindi binabago yung kaloob-looban ng kaibuturan ng iyong puso. Kung talagang mahilig ka na kumain ng ganito, hindi kailangang baguhin yon. Kung talagang ikaw ay artistic, hindi kailangan tanggalin yon. Kung hindi ka artistic, hindi kailangang palitan yon. Yung basic nature mo, hindi yun binabago. Ang binabago lang natin yung outward behavior, especially that which affects people in a negative way. So sabi, kung dati kang magnanakaw, tumigil ka na magnakaw. Balik na rin mo yun. Magtrabaho kang mabuti, sumobra ang kita mo, tumulong ka sa mga nangangailangan. Dati kang gumagawa ng mga mali, itama mo na para imbes na nasasaktan mo ang kapwa ay natutulungan mo sila. Pero yung ikaw bilang isang tao, yung kaibuturan na yung kalooban, hindi binabago kasi Diyos ang nagbigay nun. We should know what can be changed and improved, and we should know what should be accepted and even celebrated para magkaroon tayo ng katahimikan sa ating puso. Accept others as God created them. So you don't accept only yourself, but others as well. Ephesians 2:10, God planned for us to do good things and to live as He always wanted us to live. That is why He sent Christ to make us what we are. So pag na-appreciate mo na nalikha ka ng Diyos, at kung may pinayagan siyang sa tingin ng iba ay weakness, ay nandyan pa, ma-appreciate mo pa rin yon na merong katuturan at kabulahan yon, din mapapayapa ang iyong loob. And you will stop struggling with yourself all the time. John 13:34-35, but I am giving you a new command. You must love each other, just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Walang sumama kay Jesus sa sinabihan niya, aba, magbago ka muna bago ka sumama sa amin. Perfect ka ba bago ka sumama sa amin? Wala ka bang kasalanan? Tinanggap niya ang lahat. At sa pagtagal ng panahon, kapiling si Jesus, people improved and improved and improved in response to His love. But the first act is to accept them and love them. At ganun ang dapat nating ibigay sa kapwa, maging sa ating sarili. Accept people as victims, as products of their personal circumstances. Marami mga tao eh, kaya sila nagkaganyan, biktima. Luke 19, verse 10, the Son of Man came to look for and to save people who are lost. So you begin with that people are lost. And Jesus seeks them out, to find them, to love them, to heal them, not to change them. Minsan may nadaanan ako isang Christian bookstore na kalagay, books that will change your life. Yun agad ang idea natin, come here and be changed. Yun ang idea ng religion eh. Pero si Jesus, come and I'll accept you as you are. And then, you can become the better version of yourself in response to my love, in response to the strengthening that you will receive. But being changed is not a requirement. Meron pa ngang sobra mga conservative churches, magpapa-youth camp, yung mga member nila magdadala ng pinsan, kaibigan na youth, tapos nire-reject nila dahil hindi nila gusto yung suot, hindi nila gusto yung kulay ng buhok ng kabataan, hindi nila gusto yung itsura. Eh, aaten pa lang ang gusto mo, mukhang santo na. Ganun ang mga religion. Kaya yung mga tao ayaw na tuloy, natatakot. Samantalang, people need love, especially when they don't seem to deserve it. Hindi yung sisimula pa lang, pinipili mo na agad. That is the way of the Pharisees. Laging nanguhusga, laging hindi ka pwede, hindi ka banal enough. John 8:11, sabi ni Jesus sa babaeng, babatuhin sana ng mga tao, did anyone accuse you? No, sir, the woman answered. And that's because Jesus defended the woman. Then Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go now.
Masarap kasama si Jesus. Kahit sabihin pa niya sa iyong sin no more, pero hindi niya ginagawang kailangan, sinless ka na bago ka lumapit sa akin. Sabi niya, I'm not going to accuse you. I will love you. This is the Jesus that we should know. This is the Jesus that had been hidden by the church from people, because ang laging inuukil-kil ng mga churches sa mga tao is the strictness and the law of Moses na tinakpanan ng law of love ni Jesus. Gaano kahirap maintindihan yun? Personal weakness should be recognized, strengthened, and turned into strength. Turn every disadvantage to an advantage. Mga kapatid, gusto kong ulitin ito. Kung meron kayong weakness, sa tingin nyo weakness, do what you can to strengthen it. And after you have done what you could, may natira pa rin o nandun pa rin siya, tanggapin nyo, manahimik kayo, live with it, live in spite of it, surrender it to Jesus, and depend on the love of Jesus. Ephesians 4:31 to 32, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or even be rude. Instead, be kind and merciful, forgive others, just as God forgave you because of Christ. So you apply this to other people and apply this to yourself. Let the love of God through Jesus prevail. Personal weaknesses should be accepted and lived with after you have done what you could to improve on them. Ecclesiastes 3:11 to 12, and he puts questions in our minds about the past and the future. I know the best thing we can do is to always enjoy life. Do not problematize life. Do not over-problematize even your perceived weaknesses. Surrender it to the Lord and it will become a strength. Or surrender it to the love of Jesus and you will find acceptance and you will also find self-acceptance. Enjoy life because of your strength. Enjoy life in spite of your weaknesses. God loves you anyway. God loves you anyhow. And this is the peace of Jesus. Dear God, teach us to identify correctly our weaknesses, surrender them to you, get strength from you, O Lord, and improve ourselves. And in areas, O Lord, where our weaknesses remain in spite of what we try to do, teach us to be at peace with ourselves, to accept ourselves and others, and to go on living, focus on our strengths instead, and focus on the strength of others also. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagiging mapanghusga sa kapwa, maging sa aming mga sarili. Turuan mo kaming umasa, manalig sa inyong pag-ibig, sa inyong pagtanggap. At itong pag-ibig at pagtanggap na ito ang siya rin naming magamit na pamantayan sa pakikipagkapwa, sa pakikitungo sa aming mga kapwa-tao. Turuan mo kami, Panginoon, na mapanatag ang loob, na matapos ang aming pagsisikap to keep improving, matanggap namin yung mga areas that will remain what is called a weakness. And that is where we depend on your forgiveness, on your love, on your care, and on your support. Father, teach us to be restful, to be peaceful about ourselves and others. Pagbulay-bulayan natin nakahulugan ito sa ating buhay, mga kapatid. Find very practical applications in your very own life, how you can find rest in spite of personal weaknesses. Lord, as your people remain silent before you, finish this message personally for each one. Speak to us. We thank you in the name of your Son, Jesus. Let's be alone with the Lord in silent reflection.